Malakas akong tumawa nang tumalon si Eric sa swimming pool. 4 na taon na kami magkasama. At noong isang linggo, nag-propose na siya sa akin. Tumabi sa akin si Catherine. Magkaibigan na kami mula pa noong elementary. Eric, ano ba? Nababasa ako. Lumapit siya at sinandal ang kanyang baba sa hita ko. Nandito pa ako. Sabi naman ni Catherine. Maghanap ko na kasi ng boyfriend mo, Kat. Para naman hindi ka third wheel kapag lumalabas kami ni Rosalie. Mahina niyang tinapik ang braso ni Eric. Hindi ako interesado sa mga lalaki, no? Sagot ni Catherine at tumayo na ito upang kumuha ng wine. Yumuko ako at hinalikan sa labi si Eric. Gumanti naman siya ng halik sa akin. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi ko upang mas mapalalim ang halikan namin. Napatigil lang kami nang marinig ang malamig na boses ni Diego, ang personal bodyguard ko. Madalim akong tumingin sa kanya. Sinabi ko na, di ba? Na huwag mo kaming iistorbohin. Inis kong sabi, sinuway naman ako ni Eric. Nakakapikon na kasi. Matagal ko ng bodyguard si Diego. High school pa lang ako, nakabunto na ito sa akin. Matanda siya sa akin ng 6 na taon. Ako ay 25 years old at siya naman ay 33 years old. Pinapatawag po kayo ng senyor. Tukoy nito kay daddy. Napairap na lang ako at tinigdan ko si Eric bago tumayo. Babalik ako, kakausapin ko lang si daddy. Sige. Mabigat ang mga hakbang ko habang naglalakad papasok ng mansyon. Nasa likod ko lang si Diego. Ayoko talaga nakadikit ang lalaking to sa akin. Guwapo naman siya. Kaso, mahirap pa sa daga ang estado ng buhay niya. Nang marating ko ang sala, nandoon si daddy na nakaupo sa sofa. At nang makita ako, hindi siya ngumiti. Hindi tulad noon na basta makita niya lang ako ay nakangiti na siya. Hindi siya sang-ayon sa kasal namin ni Eric. Ano na naman ba yun, Dad? Umupo ka, Rosalie. Diego, iwan mo muna kami. Tumango naman si Diego at mabilis na lumabas ng mansyon. Rosalie, sinabi ko sa'yo na hindi ako makakapayag na pakasalan mo si Eric. Hindi siya nababagay sa'yo. Dad, anong hindi nababagay? Mayaman siya, isa siyang doktor. Bagay na bagay kami dalawa. Umiling siya sa sinabi ko. Rosalie, hindi sa estado ng buhay nakabase ang lahat. Hindi ko gusto si Eric. Mayaman nga siya. Pero hindi ko siya gusto para sa'yo. Mas gugustuhin ko pa mapangasawa mong isang tulad ni Diego. Dad! Sigaw ko. Dahilan para hindi niya matapos ang sasabihin niya. Sa dami-daming pwedeng halimbawa, si Diego pa, ando kang yon. Rosalie, watch your words. Totoo naman na sinabi ko. Hindi na magbabago ang desisyon ko. Papakasalan ko si Eric kahit ayaw mo. Mahal ko siya at mahal na mahal niya rin ako. Pagpapaliwanag ko, pero mukhang sarado talaga ang dalawang tenga niya at isipan sa sinabi ko. Isang pagkakamali na pinalaki kitang spoil brat, Rosalie. Nangako ako sa mami mo na ibibigay ko ang lahat para sa'yo. Pero mukhang nasobrahan yata ako. Sabay hawak niya sa noo niya. Agad akong lumapit sa kanya. Lumuhod ako sa harapan niya at hinawakan ang dalawang kamay niya. Dad, maging masaya ka na lang para sa akin. Gusto ko si Eric. Siya ang lalaking pinapangarap ko makasama habang buhay. Hinawakan niya ang dalawang kamay ko at napangiti ako na makita ko lumiwanag ang ekspresyon ng mukha niya. Mukhang wala na talaga akong magagawa. Pagkatapos niyang sabihin yon, hinalikan niya ang ibabaw ng ulo ko. Agad ko siya niyakap ng mahigpit at gumanti naman siya. Nang makabalik ako sa pool area, sinabi ko kay Eric ang magandang balita at kahit siya ay tuwang-tuwa. Kinaumagahan, nagpasukat na ako ng wedding gown sa isang sikat na designer. Diego, maganda ba ang wedding gown? Tanong ko. Pinagmasdan ako nito at kinagat niya ang mansanas na hawak niya bago sumagot. Pangit. Umusok ang ilong ko dahil sa sinabi niya. Wala ka talagang alam sa fashion. Sa bagay, dukha ka nga pala. Ang mga tulad mong mahihirap ay walang alam sa expensive ng mga bagay. Inis kong sabi, umigting naman ang panga niya. Inarapan ko siya, totoo naman ang sinasabi ko. Nakaready na ang lahat para sa gaganaping kasal. Sa susunod na linggo na ang kasal namin ni Eric. Lumipas ang 2 araw, maganda ang mood ko. Nakangiti ako at maayos ang pakikitungo ko sa mga katulong. Ngayong hapon, pagkababa ko sa hagdan, natanaw ko ang isang ginang. Pinaglumaan na ang suot nitong bestida. Maganda siya at mukhang kasing edad lang siya ni daddy. Nang makita niya ako, matamis siyang ngumiti sa akin, pero tinaasan ko lang siya ng kilay. Sino ka? Paano ka nakapasok dito? Magnanakaw ka ba? O nanlilimos?
Sunod-sunod kong tanong. Ako si Dalia, nanay ako ni Diego. Hinihintay ko lang siya. Pasensya na kung dito ako sa loob ng mansyon naghintay. Doon ka na lang sa labas ng mansyon maghintay. Kakalinis lang ng katulong. Inis kong sabi, mukha nakaramdam siya ng hiya. Yumuko siya at paulit-ulit na humingi ng tawad. Nay! Sigaw ni Diego, mabilis ang mga hakbang nito lumapit sa amin. Ano nangyayari? Anak, nadumihan ko kasi ang sahig nila. Ineng, huwag ka mag-alala, lilinisin ko na lang ang sahig. Pareho kaming nagulat ni Diego na lumuhod ang nanay niya para linisin ang sahig. Gamit ang dulong bestida nito. Agad siyang pinigilan ni Diego pero makulit ito. Nakarinig kami ng mga yapak na papalapit sa amin. Si Daddy yon. Gulat na gulat ang mga mata niya. Dinaluhan niya ang nanay ni Diego at pinatayo ito. Anong kalokohan to? Rosalie! Sigaw ni Daddy. Ngayon lang niya ako sinigawan na parang kinamumuhian niya ako. Wala akong ginawa. Darius, wala siyang kasalanan. Ako taong may kasalanan dahil pumasok ako sa mansyon na ganito ang itsura ko. Kumunutan ako nang tinawag niya ang pangalan ni Daddy. Para bang matagal na silang magkakilala. Umiling si Daddy. Lumapit siya sa akin at marahas na hinawakan ng braso ko. Kinaladkad ako nito paakyat ng hagdan. Gulat na gulat ako sa ginawa niya. Ramdam ko ang matatalim niyang kuko. Ngayon lang niya to ginawa sa akin. Wala naman akong ginagawang masama. Binuksan niya ang pinto ng kwarto ko. Pumasok kami doon at binitawan na ang braso ko. Rosalie, sobra ka na. Pati ba naman nanay ni Diego'y ginaganon mo? Wala ka na bang galang? Pinunasan ko ang luha sa mga mata ko. Ang bigat ng dibdib ko. Gusto ko sana magsumbong kay Mami pero wala na siya. Namatay siya dahil sa kanser sa puso. 5 taong gulang lang ako noon. Wala akong ginagawa. Tinatanong ko lang naman siya kung sino siya. Napahawak sa noo si Daddy at pinakalma ang sarili niya. Kahit 5 taong gulang pa lang ako noon, naintindihan ko na ang ilang bagay. Lalo na sa pagitan nila noon ni Mami. Kahit nasa tabi niya si Daddy, hindi ko ramdam ang pagmamahal niya. At ngayong wala na ito, para bang hindi siya nasaktan at nagdusa. Parang ako lang ang nasaktan sa pagkawala ni Mami. Ngayong matanda na ako, napatunayan ko na tama nga ako. Dahil may una pang babae sa puso ni Daddy na hanggang ngayon ay mahal pa rin niya. Nalaman ko ito sa mga katulong na matagal nang naninilbihan sa pamilya namin. At kalaunan ay nag-resign na rin. Hindi si Mami ang first love niya, kundi isang babae na simple at hindi galing sa mayamang angkan. Tutulang pamilya ni Daddy sa babae, kaya nagdesisyon ang mga magulang ni Daddy na ipagkasundo siya kay Mami at wala siya nagawa. Mabuti pa, Rosalie. Magbakasyon ka muna sa probinsya ng lolo at lola mo. 2 araw ka lang doon. Sasabay ka na lang sa kanila papunta dito sa Maynila para sa kasal mo. Malamig na sabi nito at iniwan na ako sa kwarto. Hindi na ako nagreklamo. Nagkulong lamang ako at umiyak. Kinaumagahan, nagising ako na mugto ang mga mata. Ginawa ko ang aking morning routine. Pagkatapos maligo, sinuot ko ang off-shoulder floral dress ko na kulay violet at hindi aabot sa tuhod. Paglabas ko ng kwarto, pababa ako ng hagdan na nakasalubong ko ang isang katulong na may dalantasa ng kape. Hindi ba kakain si Daddy? Tanong ko. Hindi raw po, senyora. Napabuntong hininga ako sa narinig at inagaw ko ang tasa na hawak niya. Nagulat siya sa ginawa ko. Ako na magdadala nito. Bumalik ka na sa trabaho mo. Masungit kong wika at tinalikuran na siya. Kahit wala akong kasalanan, kailangan ko pa rin humingi ng tawad. Masyado lang talagang OA ang nanay ni Diego. Dahil hindi ako sanay kumatok, binuksan ko na ang pinto. Nakatalikod si Daddy at may hawak na telepono na nakatapat sa tenga niya. Tila tungkol yun sa negosyo. Nang humarap siya sa akin, kumunot ang noo niya. Tatawagan na lang kita. Sabi ni Daddy at ibinaba na ang telepono. Lumapit siya sa akin at ngumiti naman ako. Inilahad sa kanya ang tasa. Tinanggap naman niya yon. Bakit ikaw may dala nito? Tanong niya habang inilapag ang tasa sa lamesa. Gusto ko lang. Dad? Sorry. Hindi ko natapos ang sasabihin ko nang bigla niya ako niyakap. I'm sorry anak kung nasaktan kita. Bigla nanubig ang mga mata ko at gumanti ako ng mahigpit na yakap. Si Daddy na lang ang natitira kong pamilya. I'm sorry din Dad. Pinapangako ko, hindi na ako magpapasaway pag pumunta ako ng probinsya. Sabi ko, hinahaplos niya ang buhok ko. Dahan-dahan siya lumayo sa akin. Dapat lang, dahil kilala mo naman ng lolo at lola mo. Stricto yon.
Sabi niya na nagpasakit ng mata ko. Natawa naman siya. Ang huling punta ko doon ay nung 15 anyos pa lang ako. Bakasyon. Pinalasap talaga sa akin ng magulang ni Daddy ang hirap at rutin sa probinsya. Maagang gigising, bawal ang tamad. Mabuti na lang at lagi nakabuntot sa akin si Diego dahil siya ang inuutusan ko. Naalala ko tuloy yung mga manok na hinahabol ako. Tapos ang lintik na si Diego, imbis na tulungan ako, pinagtawanan lang ako. Sige na, ayusin mo na ang mga gamit mo. Tumango ako at muling niyakap siya. Pagkabukas ko ng pinto, nandoon na si Diego. Walang emosyon ang mukha nito. Inirapan ko lang siya at sinangga ang braso niya. Matangkad siya. Sa tingin ko, nasa 6 feet o higit pa. Kasi hanggang dibdib niya lang ako. Tapos, ang laki pa ng katawan. Pagdating ko sa kwarto ko, inayos ko na ang mga gamit ko at nilagay ang mga yon sa malaking maleta. Maya-maya pa'y may kumatok sa pinto. Naglakad ako palapit at binuksan ito. Yung mga gamit mo, akin na. Malamig na wika ni Diego. Muli ko siyang inarapan. Hinila ko ang maleta at ibinigay yun sa kanya. Bakit ang laki nito? Hindi ka naman isang buwan sa probinsya. Inis niyang sabi. Pinag-cross ko ang mga braso ko. Ano naman paki mo? At isa pa, hindi lahat damit ang laman yan. Sobrang init kaya sa probinsya, kaya nagdala ko ng lotion, makeup. Tama na. Pagpipigil niya, inarapan ko lang siya. Ba't bang hilig mo akong irapan? Patirikin ko yung mata mo. Banta niya. Nagulantang ako sa sinabi niya. Pinagahampus ko ang dibdib niya. Pero imbis na magalit siya sa ginawa ko, para pa siyang natuwa. Kaya tinigil ko ang ginagawa ko. Hinawi ko ang mahaba kong buhok at binunggo ko pa ang matigas niyang braso. Nakaharang kasi siya sa pinto ng kwarto ko. Nang makalabas na ako, sunod-sunod akong napamura. Manyak talaga lalaking yun. Bulong ko sa sarili habang bumababa sa hagdan. Nandoon si Daddy, nakangiti ang labi nito pero makikita din sa mga mata ang lungkot. Nang makalapit na ako sa kanya, mahigpit ko siya niyakap. Mamimiss kita, Dad. Sabi ko, tinapik niya ang balikat ko at humiwalay na ng yakap sa akin. Marami akong sinabi kay Daddy, ganun din siya. Lumabas na kami ng mansyon at sumakay sa kotse. Sa backseat ako nakaupo habang si Diego ay nasa passenger seat, katabi ang driver. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan si Eric. Napapuntong hininga ako nang hindi niya sinasagot. Nag-message na lang ako sa kanya na sa probinsya muna ako. Mabuti na lang ay naihanda ko na ang lahat ng gagamitin sa kasal. Nakarating na kami sa airport. Maya-maya pa'y tinawag na ang flight namin. Pati ba naman sa loob ng eroplano? Nakabuntot ka pa rin sa akin? Inis na sabi ko kay Diego na katabi ko pala sa upuan. Tinaasan niya ako ng kilay sabay ngisi. Maybe it's destiny. Pangaasar niya. Inismiran ko siya at tinarapan. Tumingin na lang ako sa bintana. Ilang oras pa ay nakatulog na ako. Nagising ako sa marahas na pagyugyog sa balikat ko. Matalim kong tinignan si Diego pero natataranta ito. Gising, kailangan natin maghanda. Mabilis niyang sabi. Ngunit hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. Nalabo ang paningin ko at parang mabigat pa rin ang mga mata ko. Ano ba, Diego? Pwede bang mamaya na? Inis kong tugon. Pero nanatili ang malalim na tensyon sa kanyang boses. Hindi to biro. Kailangan natin maghanda. May problema sa sinasakyan natin. Bigla akong kinabahan at bumilis ang tibok ng puso ko. Agad akong umupo ng tuwid at sinubukan kong intindihin ang sitwasyon. Sa paligid namin, naririnig ko ang sigawan ng mga tao, ang pag-iyak ng mga bata at ang abalang paggalaw ng mga flight attendants. Pakiramdam ko'y mabubura ang kalahati ng katawan ko sa takot. Ano nangyayari? Tanong ko, nanginginig ang boses. Mabilis akong nilingon ni Diego at nakita ko ang seryosong ekspresyon sa kanyang muka. May mechanical failure ang eroplano. Kailangan natin maghanda sa impact landing. Paliwanag niya. Habang sinusubukan akong kalmahin sa pamamagitan ng paghawak sa aking kamay. Ngunit kahit na mahigpit niyang hawak ito, hindi nito mapigilan ang panginginig ng buong katawan ko. Mabilis akong sumunod sa mga tagubilin ng mga flight attendants. Naglagay ng life vest. Pakiramdam ko ay napakabagal ng oras at bawat segundo ay parang patak ng tubig na unti-unting nauubos. Ramdam ko ang kaba at takot na hindi ko pa nararamdaman noon. Tahimik kaming dalawa ni Diego. Seryosong nakatitig siya sa akin. Parang pinapasiguro niya na ako'y ligtas at kalmado. Alam ko na pinipili niyang itago ang sariling kaba. Pero kitang-kita ko ang tensyon sa kanyang mga mata.
Ilang saglit pa, biglang bumaba ang altitude ng eroplano. Napahawak ako ng mahigpit sa upuan. Ang takot na ngayon lang tunay na bumalot sa akin. Nararamdaman ko ang bawat pag-alon at pagbilis ng eroplano. At naririnig ko ang pag-uusap ng mga tao sa paligid na nagdarasal at umiiyak. Hindi ko napigilan ang sarili kong magdasal. Sa bawat pagbigkas ng mga dasal, pinipilit kong pigilan ang sarili na mag-isip ng masama. Maya-maya pa, bigla kong naramdaman ang isang malakas na pagbagsak at parang nahulog ang puso ko sa sobrang kaba. Dumilim ang paligid at naramdaman ko ang pagbagsak ng eroplano sa ibabaw ng tubig. Nagkaroon ng ingay sa loob ng eroplano, ngunit lahat yon ay naging malabo sa tenga ko dahil sa pagkabigla. Hindi ko na maalala ang mga sumunod na nangyari dahil sa sobrang bilis ng mga pangyayari. Nang magising ako, una kong naramdaman ang malamig na hangin na tumatama sa aking mukha. Pikit ang mga mata ko at nanatiling ganon ng ilang sandali. Sinusubukang alalahanin kung anong nangyari. Ang buong katawan ko'y mabigat at nananakit. Nang subukan kong gumalaw, naramdaman ko ang buhangin sa ilalim ng katawan ko at amoy ng dagat. Unti-unti kong iminulat ang mga mata ko at nakita ko ang walang katapusang asul ng langit. Agad akong bumangon. Ngunit naramdaman ko ang biglaang pagkahilo. Napalingon ako sa paligid. Isang napakagandang isla na napapalibutan ng lunti ang kagubatan. Sa di kalayuan, nakita ko si Diego, nakatayo at abala sa pagtingin sa paligid. Nang makita niya ako ay agad siya lumapit sa akin. Salamat sa Diyos. Gising ka na. Sabi niya, halata ang pag-aalala sa boses niya. Tinulungan niya ako makatayo. Ano nangyari? Nasaan tayo? Tanong ko, naguguluhan pa rin sa lahat na nangyari. Nabagsak tayo sa isang isla. Wala pa akong idea kung nasaan tayo eksakto. Pero ang mahalaga ngayon ay ligtas tayo. May iba pang nakaligtas? Tanong ko, nanginginig ang boses. Hindi ko pa alam. Sinubukan ko maghanap pero wala akong nahanap na iba. Pero sigurado ko may mga ibang nakaligtas din at napadpad sa ibang bahagi ng isla. Tinignan ko siya ng diretso sa mata at alam kong sinusubukan niya maging matapang para sa aming dalawa. Napaupo ako sa buhangin, pilit nililinaw ang isip ko. Hindi ko alam kung ano ang susunod naming gagawin o paano kami makakabalik. Ang alam ko lang, kailangan namin magtulungan para mabuhay sa lugar na to. Niyakap ko ang sarili ko. Nararamdaman ko ang lamig at ang bigat ng sitwasyon namin. Pero sa kabila ng lahat, nandito si Diego and I knew we had to stick together. Magkasama kaming hahanapin ng pag-asa sa gitna ng kawalan. Hindi ko alam kung anong oras na. Napalingon ako kay Diego. Humawang ang labi ko at agad na umiwas ng tingin sa kanya. Hinuhubad niya kasi ang suot na polo. Pareho kaming basang-basa. Rosalie, mabuti pa tanggalin mo na ang suot mong damit. Sabi ni Diego, agad akong tumayo at tinuro siya. Hoy, Diego, manya ka talaga! Panunumbat ko sa kanya. Bahala ka sa buhay mo kung gusto mo magkasakit. Umigting ang pangako sa tono ng pananalita niya. Lumapit ako sa kanya. Hoy Diego, ayusin mo ang pananalita mo. Baka nakakalimutan mong amo mo ko. Tinaasan niya lamang ako ng isa niyang kilay at namewang. Hindi na ngayon, Rosalie. Kung gusto mong mabuhay, kailangan mong makisama. Huwag mong papairalin yung pagtataray mo at kaartihan mo sa buhay. Pagpapaliwanag niya, napapadyak ako sa sobrang inis. Anong ibig mong sabihin? Ikaw ang masusunod at susundin kita? Mukhang nahihibang ka na. Umiling siya sa sinabi ko at pinag-cross ang dalawa niyang braso. Hindi ako nahihibang, Rosalie. Gusto ko lang ipaintindi sa'yo na hindi mo ako pwedeng kontrolin o utusan. Noon pa man, gusto ko na mag-resign dahil sa pag-uugali mo. Pero nakiusap ang daddy mo na bantayan kita. Wala akong choice. Pero ngayon, buo na ang desisyon ko na hindi na kita susundin. At kung sakali mong makaalis tayo sa islang to, aalis na ako sa mansyon. Naitikom ko ang bibig ko dahil sa gulat, lalo na nang makita ang galit sa mga mata niya. Aaminin ko na kahit papaano, naging parte na sa buhay ko si Diego. Sunod-sunod akong umiling. Ano ba itong pumasok sa isip ko? Nahihibang na ako. Parte nga siya sa buhay ko dahil ang naging routine ko noon ay school, bahay, school, bahay. Mahirap siyang takasan. Nahakbang pa lang ako, nasa harapan ko na siya. At ngayon ay sumuko na siya sa pagbabantay sa akin. Fine, kung yan ang gusto mo. Kung makabalik man tayo, mag-resign ka na, kahit ngayon pa. Sabay irap ko at tinalikuran siya. Rinig ko ang bawat buntong hininga niya. Dalawang hakbang pa lang ay kumulo na ang tiyan ko. Agad ako napalingon sa kanya nang marinig ang pagtawa niya.
Niyakap ko ang tiyan ko at pinandilatan siya. Ano nakakatawa, Diego? Bulyaw ko sa kanya. Akala ko, umutot ka. Natatawa niyang sabi. Uminit ang magkabilang pisngi ko at napapadyak akong naglakad papalayo sa kanya. Sobra nakakahiya, bakit ngayon pa kumulo ang tiyan ko? Umupo ako sa buhangin. Kanina, sobrang seryoso ang usapan namin dalawa. Tapos ganito ang mangyayari. Rosalie, sumama ka sa akin. Hahanap tayo ng pagkain. Liningon ko siya. Bakit kailangan mo pa akong isama? Pilay ka ba? At kailangan kitang alalayan? Pagsusungit ko. Sam, yung mga mata mo palaging umiikot pag ako ang nakikita mo. Hindi kita pwedeng iwan dito. Paano kung may mabangis na hayop na umataki sa'yo? O hindi kaya survival na pansamantalahan ka dahil lantad na yung bra mo? Bigla kong pinagmasdan ang sarili ko dahil sa sinabi niya. Agad ko niyakap ang sarili ko nang masilayan kong tama nga siya, hindi ko napansin. Hindi ako sasama, kaya ko ang sarili ko. Huwag na matigas ang ulo mo, Rosalie, kailangan mong sumama. Pag sinabi ko ayoko, ayoko. Bulyaw ko at hindi na siya pinansin. Tigas talaga ng ulo mo. Huwag kang aalis dito ha, babalik din agad ako. Wika ni Diego, tumango lamang ako at tumalis na siya. Palubog na ang araw, wala pa rin si Diego. Hindi ko napigilan ang kabahan. Baka ano na ang nangyari sa kanya. Tumayo ako at naglakad ng diretso kung saan siya pumunta. Napalunok ako nang masilayan ng liblib na gubat. Napaatras ako na makarinig ng kaluskos. Diego! Sigaw ko sa sobrang gulat nang bigla siya sumulpot sa harapan ko. Sinabi ko sa iyo na huwag kang aalis sa pwesto mo. Ang kulit mo talaga. Paninermo niya. May bitbit siyang pagkain. Meron din siyang dalang sanga. Mukhang yun ang gagamitin niya para magkaroon ng apoy. Kailangan na natin itong maluto. Malapit ng gabi. Wika niya at naglakad siya. Sumunod naman ako. Binaba niya ang mga dala niya sa buhangin. Pinagmasdan ko lamang siya. Napayakap ako sa tiyan ko nang kumulo yun. Umutot ka na naman. Natatawang wika ni Diego. Pinandilatan ko siya. Hindi ako umutot. Inis ko sabi, umiling lamang siya. Pinagmasdan ko na lang siya na gumagawa ng apoy at nang magtagumpay siya, tinusok niya ang pagkain sa sanga. Bigla ako natakam nang maamoy ko yon. Hindi ako sumama sa kanya, siguradong hindi niya ako bibigyan ng pagkain. Kinagat ko ang pag-ibabang labi ko. Naluluha ang mga mata ko sa plano na gagawin ko. Hinawakan ko ang dulo ng dress ko at hinubad yun sa harapan niya. Anong ginagawa mo? Galit na sigaw niya sa akin. Pinupunasan ko ang luha sa mga mata ko. Tanging panty at bra na lang ang suot ko. Di ba itong gusto mo? Ang kinin mo ako kapalit ng pagkaing hawak mo. Gusto ko pa mabuhay. Gusto ko pa makita ang fiancé ko. Pagsawaan mo ang katawan ko, Diego. Naiiyak kong sigaw sa kanya. Marahas na umigting ang panga niya. Hinubad niya ang suot niyang t-shirt at binato yun sa akin. Suotin mo yung damit na yan dahil kung hindi, hindi ko ibibigay yung kamoteng to. Galit niyang sabi. Tumalikod siya at rinig na rinig ko ang sunod-sunod niyang mura. Hindi ko sinuot ang t-shirt na binigay niya. Sinuot ko na lang ang dress ko. Ano, tapos ka na ba? Oo, tapos na ako, Diego. Humarap siya sa akin kaya't binato ko ang damit niya. Nasalo naman niya yon. Nang dahil lang sa kamote, nagkakaganyan ka na. Eto. Inis niyang sabi at tinabot ang kamote sa akin. Lumapit ako sa kanya at kinuha ang kamote. Agad ko yun kinain. Gutom na talaga ako. Dahan-dahan lang, Rosalie. Ang dami pa ditong kamote. Baka umutot ka mamayang gabi at magtai ka pa. Wala ditong banyo sa isla. Maarte ka pa naman. Agad ko na ibuga sa mukha niya ang kamote dahil sa mga narinig ko. Uminita magkabilang pisngi ko. Sigaw na sigaw si Diego dahil sa ginawa ko. Sobrang arte naman niya. Kasalanan niya dahil kung ano-ano ang pinagsasabi niya. Patakbo siyang pumunta sa dagat para linisin ang mukha niya. Pinagmasdan ko lamang siya habang kinakain ng kamote. Ngayon lang ako nakakain ng ganito, masarap pala. Ginawa mo lababo ang mukha ko. Sabi ni Diego pagbalik niya, ginuya ko muna ang kinakain ko bago sumagot. Mukha naman lababo yung mukha mo eh. Pangaasar ko, umiling lang siya at tumupo sa tabi ko, dahilan para sumingkit ang mata ko. Gabi na, Rosalie. Kung inaantok ka na, matulog ka na. Naubos ko na ang kamote at busog na din ako. Sa tingin mo, Diego, makakatulog ako ng ganito ang sitwasyon natin? Lalo na't kasama kita? Napalingon siya sa akin. Wala ka talagang tiwala sa akin, no? Ang tingin mo sa akin ay palaging gagawa ng kalokohan. Rosalie, ang tagal na natin magkasama. Pero ganyan pa rin ang tingin mo sa akin.
Napatigil ako sa sinabi niya. May kakaibang emotion sa mga mata niya. Nang mapansin niya nakatitig ako, umiwas siya ng tingin. Tumikim ako bago nagsalita. Huwag ka nga magtampo, Diego. Para kang bata. Isa pa, ayoko talaga matulog. Magdamag na lang akong gising. Ngunit kinain ko din lahat ng sinabi ko dahil nakatulog ako. Nagising na lang ako nang makaramdam ng pananakit ng tiyan. Bumangon ako at napalingon kay Diego. Nakatalikod siya sa akin habang pinaglalaroan ng apoy gamit ang isang maliit na kahoy. Ginampanan niya talagang hindi matulog. Sabi ko sa aking sarili. Napamura ako ng kumulo ang tiyan ko. Niyakap ko yon ng mahigpit at napayo ko. Natatai ka, Rosalie? Tanong ni Diego. Uminit ang magkabilang pisngi ko sa tanong niya. Ayoko siyang tignan dahil makikita ko lang ang natatawa niyang ekspresyon. Muli ako napamura nang tumunog ulit ang tiyan ko. Sobrang nakakahiya. Sinabi ko naman sa'yo, diba? Dahan-dahan lang sa pagkain ng kamote. Yan tuloy, sumasakit ang tiyan mo. Inis ko siyang nilingon dahil sa paninermon niya. Uy, Diego, kasalanan mo to. Sa dami-dami ng pwedeng kainin, kamote pa. Wala ba mga strawberry o apple? Rosalie, isla to. Hindi ito palengke na lahat ng gusto mo ay makikita mo. Mabuti pa tumayo ka na dyan at hahanap tayo ng pwesto kung saan ka pwedeng tumae. Diego, pwede mo naman sabihin na poop, di ba? Kasi yan sinasabi mo nakakarindit, nakakainis. Humina ang boses ko pagkatapos ko sabihin yon. Tumayo siya sa harapan ko. Poop, tae, parehas lang yon, Rosalie. Magkaiba lang sa kulay. Kahit na, Diego. Hindi ko natapos ang sasabihin ko nang kumirot ang tiyan ko. Nataranta si Diego at inalalayan akong tumayo. Sobrang sakit ng tiyan ko. Ngayon ka lang ba nakakain ng kamote, Rosalie? Oo. Mahina akong sabi. At ramdam ko na din na pinagpapawisan na ako. Kaya naman pala, hindi lang ikaw maarte. Pati ang tiyan mo maarte. Pwede ba, Diego? Huwag mo na akong sermonan. Mas lalo lang sumasakit ang tiyan ko dahil sa'yo. Napailing na lang siya. Ang isang kamay ni Diego ay nasa bewang ko at ang isa ay hawak ang kamay ko para akong lumpo na kailangan niyang alalayan. Sa liwanag ng apoy, kahit papaano ay nagkaroon ng munting ilaw sa islang to. Sa isang malapad na puno kami huminto. Pinagmasdan ko si Diego na naghuhukay sa lupa. Nang matapos na siya, tumayo siya at tinuro ang hinukay niya. Hadyang ka tuma... Hindi ko na siya pinatapos at pinagtulak ko na siya palayo. Nakahinga ako ng maluwag na makalayo siya kahit konti. Tinaas ko ang dress at umupo. Sa buong buhay ko, ngayon ko lang gagawin to. Rosalie, pagtapos ka na, tawagan mo lang ang pangalan ko. Sigaw niya. Tumango ako na para ba nasa harapan ko siya. Umiray ako, para tuloy ako nanganganak. Rinig ko ang pasipul-sipul ni Diego at madalas ay kumakanta pa ito habang sumasabay sa pag-ire ko. Nakahinga ako ng maluwag na mailabas ko na ang lahat. Ngunit ang problema ko ngayon, paano ako maghuhugas? Diego, tapos na ako. Anong gagawin ko? Wala naman tubig dito. Sigaw ko. Rinig ko ang hakbang niya papalapit sa akin. Maghintay ka dyan. Sabi nito at naglakad papalayo. Hinintay ko siya makabalik. Maya-maya pa'y dumating na siya. Nasa harap siya ng puno samantalang nasa likod naman ako. Eto, nakahanap ako ng buko na walang laman. Ito ang ginamit ko para makakuha ng tubig galing sa dagat. Dagat? Seryoso ka ba, Diego? Yan ang gagamitin ko? Rosalie, dagat lang ang meron dito. Isa pa, meron akong dahon dito na malambot, parang tissue. Oh my gosh, Diego, kung ano-ano na lang ang binibigay mo sa akin. Yan na lang yung buko ang gagamitin ko kaysa ang dahon na yan. Ang arte-arte. Wika niya, linapag niya ang buko na may lamang tubig galing sa dagat. Diego, hindi ba ako magkaka-infection dito? Hindi, gamitin mo na lang yan, bukas maligo ka sa batis. May narinig kasi ako malakas na agos nang kumuha ko ng kamote kanina. Sigurado kong batis yon. Ngayon, pagtyagaan mo muna yan. Nang matapos na ako, inayos ko na ang sarili ko. Nahihiya ako lumapit kay Diego. Bakit ang layo-layo mo? Tanong nito sa akin. Wala kang pakialam. Inis kong sabi. Huwag kang mag-alala, Rosalie. Kahit amoy tae ka, maganda ka pa rin naman. Sabi niya na may kasamang kindat. Laglagan pang ako sa narinig. Nagpapadyak ako sa sobrang inis, kahit kailan talaga. Hindi na siya nagbago, palagi niya na lang akong inaasar. Bumalik ako sa pwesto ko kung saan ako natulog. Muli akong humiga. Sa tulong ng apoy, nabawasan ang lamig na nararamdaman ko. Humikit na ako at natulog. Kinaumagahan, nagising na lang ako sa sikat ng araw na tumatama sa mga mata ko. Agad akong bumangon at hinanap si Diego. Umawang ang labi ko na mapagmasdan ko siya.
Nakahubad siya at basang-basa. May bitbit din itong maleta. Tumayo ako at patakbo lumapit sa kanya. Ano yan, Diego? Tanong ko. Ibinaba niya ang itim na maleta sa buhangin. Nakita ko lang tong palutang-lutang, kaya kinuha ko. Tinulak ko siya at binuksan ang maleta. Napangiti ako na makita ang mga damit doon, mga pambabae. Halos lahat ay dress at may makeup pa. Sa dami-dami naman pwedeng laman ng maleta, ito pa talaga. Inis na sabi ni Diego, inirapan ko siya dahil sa sinabi niya. Ay, salamat, makakapagpalit na rin ako ng damit. Malas mo, dahil ikaw hindi. Muli ko siyang inirapan at hinila ang maleta, pero masyado itong mabigat. Ako na. Presinta ni Diego at binuhat ang maleta. Tuwang-tuwa ako dahil giginhawa na ang pakiramdam ko. Kumuha ka ng damit na isusuot mo, pupunta tayo sa Batis, Rosalie. Pumili ako ng dress at ang napili ko ay kulay dilaw. Wala na akong pakialam kung sino ang nagmamay-ari nito. Ang mahalaga ay makakapagpalit na ako dahil pakiramdam ko ay nakadikit pa rin sa akin yung nilabas ko kagabi na poop. Napangiti ako na makita ang oversized na dress. Mukhang kasya ito kay Diego. Eto, Diego, mukhang kasya naman sa'yo to. Gamitin mo. Nagsalubong ang dalawang kilay niya nang iabot ko ang pulang dress. Hindi ko yan susuotin, Rosalie. Ikaw pala tumaarte, Diego. Suotin mo na to para malabhan mo na yung mga damit mo. Laglagan pa nga niya kaya natawa naman ako. Umiling-iling na lang ako at kinuha ang suklay na nasa maleta. Huwag ka na mag-inarte. Halika na, kating-kati na ako, Diego. Gusto ko na maligo. Oo na, kamahalan. Sabi ni Diego, inawi ko lang ang buhok ko at tinalikuran siya. Agad naman siya sumunod sa akin. Nagulat pa ako nang hawakan niya ang kamay ko. Anong ginagawa mo? Inis kong tanong, hindi siya lumingon sa akin. Baka maligaw ka, kamahalan. Tigilan mo nga ang pagtawag sa akin ng ganyan? Lumingon siya sa akin at gumisi. Ikaw na susunod, Rosalie. Kaya bagay lang sa'yo natawagin ng ganon. Inarapan ko siya. Nasanay na ako na palagi ko siyang iniirapan. Yan talaga mata mo. Sarap patirikin. Bastos! Bulyaw ko, pero tumawa lang siya. Ilang hakbang pa ang ginawa namin hanggang sa marinig namin ang malakas na agos ng tubig. Agad akong bumitaw sa pagkakahawak kay Diego. Patakbo akong pumunta sa Batis. Namangha ako ng masilayan yon. Hugis bilog at sobrang linaw. Inilapag ko ang mga dala ko sa bato. Pagkatapos ay hinubad ang suot ko ang dress at sumulong. Ay, sarap sa pakiramdam! Sabi ko at ngumiti. Lumingon ako kay Diego na nakaupo sa bato at pinagmamasdan ako. Bigla ko na-intimidate sa pagtitig niya. Tumikhim ako at nagsalita. Hindi ka ba maliligo, Diego? Kumibot ang labi niya at tumaas ang isang kilay. Bakit, kamahalan? Papayagan mo ba akong sumulong kung saan ka naliligo? Muli ko siyang inarapan. Ano bang klaseng tanong yan? Bakit naman hindi? Hindi ko naman ito pagmamayari. At isa pa, sobrang baho mo na kaya maligo ka na. Inis kong sabi at tinalikuran ko siya. Lumanguy ako papunta sa direksyon kung saan umaagos ang tubig ng Batis, parang shower. Lumanguy si Diego papalapit sa akin at tumabi sa gilid ko. Hindi tayo pwedeng tumagal dito dahil manghuhuli pa ako ng isda na kakainin natin. Malumanay na sabi niya. Lumingon ako sa kanya at biglang kumalabog ng sobrang lakas ang dibdib ko. Sobrang lapit na mukha namin dalawa sa isa't isa. Nang mahimasmasan ako ay lumayo ako. Sige, yun na lang ang nasabi ko. Mga konting oras lang kami tumagal doon at umahon na kaming dalawa. Hoy, Diego, huwag ka maninilip. Pag nahuli ko yung mata mo, tutusukin ko talaga. Pagbabanta ko. Wala naman akong makikita. Wala naman kalaman-laman yung dibdib mo. Napasinghap ako sa sinabi niya. Bago ko pa siya masermonan ay lumayo na siya sa akin at nagtago sa malaking bato. Nagpadyak na lang ako sa sobrang inis. Inubad ko na ang lahat ng suot ko at mabilis na isunot ang dress. Lumapit ako sa kanya at iniabot ang oversized na dress. Umigting ang panga niya. Concern ako sa'yo, Diego, baka magkasakit ka. Concern? Gusto mo lang akong asarin, kamahalan. Mukhang sinanay na niya ang sarili niyang tawagin akong ganon. Bahala ka nga dyan? Inis kong sabi at binato sa kanya ang dress. Nang maisuot niya ang dress ay tawan-tawa ako dahil bakat na bakat ang braso niya at dibdib. Mukhang hindi pala kasya sa kanya dahil sobrang fit. Na makabalik na kami, tumatawa pa rin ako. Tawan-tawa ka? Humagalpak ako ng tawa nang namewang siya sa harapan ko. Masyadong malaswang itsura niya. Tinalikuran niya ako at nagpaalam na manghuhuli siya ng isda. Sumunod naman ako sa kanya. Umupo ako sa buhangin at pinagmamasda siya ng huli ng isda gamit ang dress na kinuha niya sa maleta.
Tuwan-tuwa naman ako nang makahuli siya ng dalawa. Tumayo ako at sinalubong siya. Mukhang masarap ang ulam natin, Diego ah. Tumango lang siya at nagsimula na kami maglakad. Nang marating na namin ang pwesto, ay pinabantayan niya sa akin ang isda. Nasa harapan ko siya at gumagawa ng apoy. Nataranta ako nang tumalon ng isda papunta sa kanya. Agad yung pumasok sa loob ng dress niya, kaya mabilis ko itong hinawakan. Mabuti na lang, Diego, dito sa loob ng dress mo pumasok yung isda. Kung nagkataon na hindi dito, wala tayong uulamin. Kumunot ang noo ko nang mamilipit siya, para siyang may iniindang sakit. Shit, Rosalie, ibang isda ang nahuhakan mo. Anong ibang isda? Pumipintig, buhay na buhay. Paano yan hindi pipintig at mabubuhay kung hinahawakan mo? Ito ang isda. Nanlaki ang mata ko nang iabot niya ang isda sa harapan ko. Uminita magkabilang pisngi ko at agad kong binitawan ang napagkamalang isda. Sinakal mo ang alaga ko, Rosalie. Agad akong tumayo at tinalikuran si Diego. Pagkiramdam ko'y hawak ko pa rin yon. Kasalanan ito ng isda. Bakit sa dami-dami ng pwedeng pasukan, doon pa talaga sa dress ni Diego napunta? Kaya iba tuloy ang natakma ng kamay ko. Nang makalayo ako ng kaonte, agad kong pinaybay ang mukha ko gamit ang dalawang kamay. Hanggang ngayon ay ramdam ko pa din ang init sa magkabilang pisngi ko. Ay Rosalie, kailangan kumalma. Pag nakabalik na kayo sa mansyon, lahat ng kahihiyan na nagawa mo sa harapan ni Diego ay makakalimutan mo din. Pangungumbinsi ko sa sarili ko, pero mas lalong uminit ang buong mukha ko. Sobrang nakakahiya. Dalawang araw pa lang kami dito ni Diego, marami na siya nalaman at nakita tungkol sa akin. Napapadyak ako sa sobrang inis. Umupo ako sa buhangin. Nakatulong ang dahon ng puno para hindi ako mainitan. Gusto ko lang umalis sa lugar na to. Baka pag tumagal pa ako dito, kung ano pang kahihiyan na masaksihan ni Diego. Wika ako na parang nababaliw dahil kinakausap ko ang sarili ko. Napatingin ako kay Diego na nag-iihaw ng isda. Nang mapatingin siya sa akin, agad akong umiwas ng tingin. Napahilamos ako ng mukha, parang ayaw ko nang lumapit sa kanya. Maya-maya pa, tinawag niya ang pangalan ko, pero nagbibingi-bingihan ako. Rosalie, kakain na! Huy, kamahalan, kakain na! Sigaw niya, hindi pa rin ako kumilos. Mukhang napikon na siya dahil rinig ko ang mabibigat niyang hakbang papalapit sa akin. Inilahad niya sa harapan ko ang isda nakalagay sa dahon ng saging. Kumain ka na. Huwag ka na mag-inarte. Yun nangyari kanina, kakalimutan ko na. Kamahalan. Umigtad ang pang ako sa sinabi niya. Nang hindi ko yun tanggapin, inilagay niya yun sa ibabaw ng hita ko at iniabot din sa akin ang buko. Maghugas ka ng kamay kasi kung saan-saan napunta yan. Pinandilatan ko siya ng mata dahil sa sinabi niya. Ngumisi lamang siya. Baka maalat. Dagdag pa niya. Tumahimik ka nga, Diego. Umalis ka na sa harapan ko. Inis ko sigaw sa kanya. Nagkibit-balikat lang siya at iniwan ako. Gusto ko na talagang umuwi, hindi ko na kaya magtagal dito. Akala ko, isang linggo lang kami dito sa isla at may makakahanap na sa amin. Pero nagkamali ako. Dahil umabot na sa dalawang linggo ay nandito pa rin kami ni Diego sa isla. Tumagdag pa lalo ang mga kahihiyang nangyari sa pagitan namin dalawa. Nang matuklaw ako ng hahas sa paa. Kailangan kong hiwain yan at sipsipin, Rosalie. Kahit nandidilim na ang paningin ko ay nakuha ko pa siyang irapan. Kasalanan ko naman kung bakit napunta ako sa ganitong sitwasyon. Dahil ngayon ang schedule ng kasal namin ni Eric. Pero dahil nandito ako sa isla, hindi natuloy. Nag-away kami ni Diego dahil sinisi ko siya na malas siya sa buhay ko. Kaya nandito kami dalawa sa isla. Tumakbo ako sa gubat at dito na nga ako natuklaw. Ano ka, vampira? Para gawin yon? Inis kong tanong. Napamura siya dahil sa sinabi ko. Huwag ka na makulit, Rosalie. Kung gustong pamabuhay, hayaan mo akong hiwain at sipsipin yan. Uminit ang magkabilang pisngi ko kung ano-ano na ang nai-imagine ko sa sinabi ni Diego. Wala na akong choice kundi hayaan siya. Hindi ko alam kung ano mas masakit. Ang tuklaw ng ahas o ang ideyang hahawakan ni Diego ang paa ko para sipsipin ang lason. Kitang-kita ko ang pag-aalala sa mukha niya. Pero mas nangibabaw pa rin ang inis ko sa kanya. Diego, baka may ibang paraan. Walang patumpik-tumpik na lumapit si Diego. Rosalie, seryoso ako. Kung hindi kita gagamutin, baka lumala pa yan. Mahinahon niyang sabi. Ramdam ko ang kaba sa boses niya. Ngunit hindi ko kayang iwasan ang pagkailang. Napapikit ako nang maramdaman kong hinila niya ang paa ko at itinaas ng kaonte para makita ng maayos ang sugat. Ramdam ko ang init ng kamay niya sa balat ko. At kahit masakit ang tuklaw, parang mas nakakapaso pa ang hawak niya.
Nakatitig siya sa sugat habang pinipiga ito upang lumabas ang dugo. Diego, iba na lang ang gawin mo. Pilit kong sabi, pero hindi na niya ako pinakinggan. Wala na akong nagawa nang simulang ilapit ni Diego ang bibig niya sa sugat. Ramdam ko ang kirot at kaba na nagsama-sama. Pero sa bawat higop ni Diego ng lason, para ba nababawasan ang sakit? Ilang sandali pa, tumigil siya at tinignan ako. Tapos na. Aniya habang pinupunasan ng sugat gamit ang kanyang damit. Salamat, Diego. Yung mga sinabi ko sa iyo kanina, hindi ko sinasadya. Nadala ako ng emosyon ko. Sana mapatawad mo ako. Mahinang sabi ko, pero hindi ko siya tinignan. Hindi ko alam kung bakit, pero ramdam ko ang kakaibang init sa puso ko. Nahihibang na ako, ano ba nangyayari sa akin? Nang hindi ko marinig ang sagot niya, napalingon ako sa kanya. Namumula magkabilang pisngi niya at maya-maya pa'y ngumiti siya at umupo sa tabi ko. Tahimik lang kaming dalawa. Ilang saglit pa, siya na rin ang bumasag ng katahimikan. Sino ba naman ako para hindi ka patawarin, kamahalan? Naintindihan kita, dahil ngayong araw sana ang kasal mo sa lalaking mahal na mahal mo. Umawang ng kaunti ang labi ko dahil sa sinabi niya. Kita ko din sa mga mata niya ang kakaibang emosyon. Nakita ko na din ang emosyon niyang yon nang maliko kami sa batis. Agad siyang umiwas ng tingin. Pero hindi na matutuloy. Ilabas mo lahat ng hinanakit mo, Rosalie. Tatanggapin ko dahil personal bodyguard mo ako, hindi ba? Ibig sabihin, kailangan kong tanggapin at pakinggan ang mga sinasabi mo. Para nalunok ko ang sarili kong dila dahil hindi ako makapagsalita. Tumayo siya at binuhat ako. Napatingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon nakita ko ang Diego na iba sa nakilala ko. Sa kabila ng mga kahihiyan at maling pagkakaintindi, ramdam ko may nagbabago sa pagitan namin ni Diego. Lumipas ang anim na araw at pakiramdam ko ay ang bilis ng oras. Kung dati ay nababagalan ako kapag kasama si Diego, ngayon ay parang mabilis na ang mga araw. Rosalie, tawag ni Diego. Napalingon ako sa kanya at ngumiti. Naikinagulat niya. Palagi na lang ganyan ang reaksyon niya kapag ngumingiti ako. Umupo siya sa tabi ko at tinabot niya sa akin ng kamote na tinanggap ko naman. Alam mo, Rosalie, nakakatakot ka na. Tumaas ang isa kong kilay sa narinig. Mukha ba akong aswang o multo sa paningin mo? Diego? Inis kong tanong. Ang ganda ng mood ko pero sisirain niya. Napalingon ako sa kanya nang malakas siyang tumawa. Yan ang gusto ko, Rosalie. Yung pagtataray mo. Nakakatakot kasi na bigla ka nalang ngumingiti. Hindi mo namang gawain yan kapag ako ang kaharap mo. People change. Magpasalamat ka nga dahil minsan na lang kitang irapan. Sabi ko habang nilapag ang kamote sa ibabaw ng damit ko. Saan banda nagbago sa'yo, Rosalie? Pangit ka pa rin. Asar ni Diego sa akin. Napasimangot ako at hinawakan ang magkabila niyang pisngi. Kinulong ko yon sa mga palad ko at inilapit ang mukha ko sa mukha niya. Hoy Diego, daling ba yung mga mata mo? At hindi mo makita ang Diyos ang katulad ko? Baka may diferensya na yan, dapat palitan mo na para makita mo kung malinaw. Nakangising sabi ko sa kanya. Unti-unti na mula ang buong mukha niya kaya kumunot ang noo ko. Napalunok siya at pinagpapawisan. Ano nangyayari sa'yo? Bakit namumula mukha mo? Tanong ko, muli siya napalunok. Nang ma-realize ko ang posisyon namin, natauhan ako. Uminit ang pisngi ko. Mukha na kaming kamatis ni Diego. Rosalie, ang baho ng hininga mo. Amoy kamote. Seryoso niyang sabi. Umusok ang ilong ko sa sinabi niya at pinaguntog ang mga noo namin. Pareho kami na pamura. Hinilot ko ang akin noo gamit ang palad habang matalim na nakatingin sa kanya. Wala ka talagang kwentang kausap, Diego. Natawa siya. Kinuha ko ang kamote at kinain yon. Rosalie, hindi lang pala utot mo ang mabaho, pati hininga mo. Natatawang sabi ni Diego. Tumayo siya at tumakbo. Buisit ka, Diego! Sigaw ko at hinabol ko siya, pero mabilis siya at magaling umilag. Nakuha pa niyang kumembot sa harap ko. Diego, pag nahawakan kita, susuntukin ko yung bunganga mo! Inis kong sigaw at nagpapabadyak sa inis nang hindi ko siya mahawakan. Siguro, pinanganak kami para mag-away. Sa dinami-rami ng pwedeng makasama ko sa islang to, bakit siya pa? Naniniwala tuloy ako sa sinasabi niya na baka destiny nga talaga na siya ang kasama ko. Napahinto ako sa mga iniisip ko. Destiny? Bulong ko. Napatingin ako kay Diego. Bumagal ang paligid at siya lang ang nakikita ng mga mata ko. Nagsimulan ko malabog ang dibdib ko. Buong buhay ko, ngayon lang ito nangyari sa akin. Kay Diego pa. Anong ibig sabihin nito?
Natatakot ako sa nararamdaman ko. Lumapit sa akin si Diego. Akin na yung kamote mo. Sabi niya at tinagaw yun sa akin. Simula ngayon, hindi ka nakakain ng kamote. Palagi ka nalang natatae. Halika, doon tayo sa puno. Hoy, Rosalie, bakit ka tulala dyan? Lumabas na ba? Pinitik niya ang noo ko, dahilan para matauhan ako. Kinalma ko ang sarili ko. Mababaliw na yata ako. Hindi pwede mahulog ako sa isang tulad niya. Mahal ko si Eric, wala nang iba. Piningot ko ang tenga niya at napaaray siya. Nahuli rin kita, Diego. Yung bibig mo talaga, walang preno. Daig pa ang babae. Singhal ko sa kanya. Shit, Rosalie, masakit. Reklamo niya. Di ba sabi ko, pag nahuli kita, susuntukin ko yung bunganga mo? Dagdag ko pa. Akala ko sumasakit ang tiyan mo kaya lumapit ako. Scammer ka pala. Panunumbat niya kaya mas lalo kong piningot ang tenga niya. Hindi ako scammer, sadyang madali ka lang mahulog sa patibong ko. Asar kong sabi at nakuha pa siyang irapan. Hulog na ako, Rosalie, noon pa man. Napatigil ako sa pagtawa dahil sa sinabi niya. Hinawakan ni Diego ang kamay ko nakapingot sa tenga niya at dahan-dahan yung ibinaba. Ano ibig mo sabihin, Diego? Kinakabahan kong tanong. Hindi ka lang scammer, Rosalie. Bingi ka pa. Asar niya. Inis ko siyang inapakan sa paa. Wala ka talagang kwentang kausap, Diego. Sigaw ko at muli kong tinaas ang kamay ko para pingutin siya ulit. Pero nahawakan niya ang kamay ko at hinila ako. Kaya nahawakan ng isa kong kamay ang hubad niyang dibdib. Ang sabi ko noon pa man, ay hulog na ako sa'yo. Seryoso niyang sabi, ayoko mag-assume sa gusto niyang iparating sa akin. Baka pagtawanan niya lang ako kung iisipin kong may gusto siya sa akin noon pa man. Hulog? Nadapa ka noon? Tanong ko, kinagat niya ang pangibabal labi niya at inis niyang binitawan ang kamay ko. Hindi lang bingi, hindi pa nakakaintindi. Anhi talaga ang malditang to. Bulong niya na narinig ko naman. Muli kong inapakan ang paa niya. Nakakainis ka talaga, Diego. Akin na nga yung kamote ko. Huwag kang magangkin na sayo dahil ang kamote na to ay may nagmamayari na at ako yon. Sabi ko sa kanya, mapait siyang ngumiti at naging emosyonal ang mga mata niya. Tama ka, Rosalie. Ang pagmamayari ng iba ay hindi ko na pwedeng angkinin. Pilit siyang ngumiti sa akin at tinalikuran ako. Napakamot ako sa ulo. Wala talagang kwentang kausap si Diego. Ano ba nangyayari sa kanya? Kung ano-ano na lang ang pinagsasabi niya? Ako? Manhid? Kahit kailan talaga, may mga bagay na hindi kami nagkakasundo. Pero bakit ganon? Napapangiti ako. Naiinis ako habang ginugulo ang buhok ko. Kung ano-ano na lang ang pumapasok sa isip ko. Hindi ako pwede mahulog sa kanya. At lalo na ang magkagusto sa kanya. Meron akong fiancé. Simula nang nangyari ang usapan na yon, ramdam ko ang pag-iwas niya sa mga araw na lumipas. Minsan, isang sulyap na hindi na tumatagal ang nakukuha ko mula kay Diego. Kinakausap ko naman siya pero kapag tinatanong ko kung anong problema, iniiba niya ang usapan. Pagkatapos niyang ibigay sa akin ng isda para sa pananghalian, agad niya akong tinalikuran. Hindi ko na matiis ang pinapakita niya sa akin. Parang daig pa niya ang yelo sa sobrang lamig. Tumayo ako at nilapitan siya. Hoy, Diego, ano bang problema mo? Kontratuhin mo ko para akong hangin pag nakikita mo naman ako na kasimangot yung mukha mo. Anong problema? Ayos naman tayo ah. Binago ko na ang pagtrato ko sa'yo. I'm being nice to you. Pero ikaw itong gumagawa ng paraan para magalit ako. Hoy, ano ba? Kausapin mo ako. Sigaw ko, pero tinalikuran niya lang ako at pinagpatuloy ang pagkain ng isda. Nagpapadyak ako sa sobrang inis. Hinablot ko ang buhok niya at sinambunutan siya, pero hindi siya nagreklamo. I hate you! Sigaw ko, sabay kagat sa pangibabal labi ko. Ramdam ko na namamasa ang mga mata ko, senyales na naiiyak na ako. Pinunasan ko ang mga mata ko habang tumutulo ang luha ko. Tinalikuran ko siya. Bagsak ang mga balikat at naglakad palayo. Pero bago pa ako makalayo, naramdaman ko ang mga braso niyang pumulupot sa bewang ko. Rinig ko din ang bigat ng hininga niya. Gulat na gulat ako sa ginawa niya. Diego? Mahina akong usal. Ang hirap pala, Rosalie. Sobrang hirap na iwasan ka. At lalong hirap kalimutan ang nararamdaman ko para sa'yo. 29 days tayo dito sa isla. At mas lalo pa lumalim ang nararamdaman ko para sa'yo. Sobrang malito. Mahina niyang sabi. Diego, ano bang sinasabi mo? Kinakabahan kong tanong kahit may idea na ako sa sinasabi niya. Gusto ko lang kumpirmahin.
Hinarap niya ako. Ang kanyang mga mata ay mapupungay at puno ng emosyon. Hindi ko napigil ang hawakan ng kanyang mga pisngi. Pakiramdam ko ay tinraydor ako ng katawan ko at kusa itong kumilos. Gusto kita noon pa man, Rosalie. Napanganga ako sa narinig. Gusto niya ako noon pa man. Pero bakit ngayon niya pa sinasabi ito sa akin kung kailan hindi na pwede? Diego, hindi na pwede. Malungkot kong sabi at binitawan ang pisngi niya. Pero agad niyang hinawakan ang mga kamay ko. Alam ko. Alam kong hindi na pwede. Araw-araw kong binabaling sa ibang bagay yung atensyon ko para makalimutan ang nararamdaman ko para sa'yo. Pero bakit ganito? Kung kailan handa na akong kalimutan ang nararamdaman ko, saka pa tayo na-stuck dito sa isla, tayong dalawa lang, at huli na para kalimutan ko ang nararamdaman ko dahil mukhang habang buhay na to. Sunod-sunod akong umiling sa mga sinabi niya. Nakarandam ako ng galit sa sarili ko dahil ang lintik na pusong ito ay kumalabog ng sobrang lakas. At itong mga labi ko gustong ngumiti. Tila may kung anong bumuhay sa isip ko na pagsisisihan ko kung pakakawalan ko si Diego. Paulit-ulit ko nang sinabi sa sarili ko, pagkasama ko si Diego, may kung ano akong nararamdaman. Kahit hilig niya akong asarin, kahit mahilig siya magreklamo, kampanti ako. Pero itong nararamdaman ko, hindi ko nararamdaman kapag si Eric ang kasama ko. Parang hindi ko naibibigay ng buo ang sarili ko kay Eric dahil nakakaramdam ako ng takot. Pero kay Diego, iba. Nahihibang ka na, Rosalie. Mahal mo si Eric. Mahal niyo ang isa't isa. Magpapakasal kayo pagbalik mo. Pagdidikta ko sa sarili ko, pero itong puso ko tumututol. Tinulak ko si Diego at lumayo ng kaonte. Yung nararamdaman mo para sa akin, makakalimutan mo din. Hindi mo ako pwedeng magustuhan at hindi rin kita pwedeng magustuhan. Matapang kong sabi, ngunit ramdam ko ang bigat sa puso ko pagkatapos kong sabihin yon. Kalimutan na lang natin to, Diego. Dagdag ko pa at tinalikuran siya. Nang marating ko ang pwesto ko, agad akong bumagsak sa buhangin. Nanginginig ang mga kamay ko at nanlalabo ang paningin ko. Sobrang bigat ng puso ko, parang unti-unting pinupunit. Pinagdikit ko ang mga tuhod ko at sumubsob doon. Nawalan na ako ng gana na kainin ang binigay ni Diego. Dumating ang gabi, walang imik sa aming dalawa. Tanging hampas ng alon sa dagat ang gumagawa ng ingay. Kinaumagahan, nagising ako dahil sa magaan na pagyugyog sa balikat ko. Nang himulat ko ang mga mata ko, si Diego yon. Bumangon ka, makakaalis na tayo sa isla. Nakangiti niyang sabi pero bakas pa rin ang lungkot. Mabilis akong bumangon. Merong bangka at isang mangingisda. Makakaalis na kami ni Diego. Hinawakan niya ang kamay ko at hinila ako papalapit sa bangka. Naku, mabuti na lang at napadaan ako dito. Kung hindi, hindi kayo makakaalis sa islang to. Seryosong sabi ng mangingisda. Tinulungan ako ni Diego na sumampa sa bangka. Sa huling pagkakataon, sinulyapan ko ang isla. Ang lugar na to kung saan ko nakilala ang totoong ugali ni Diego. Ang naging saksi sa pag-ibig na hindi ko masuklian. Nabalik ako sa realidad nang maramdaman ng yakap ni Eric. 2 araw na pala ang lumipas mula nang bumalik kami ni Diego sa mansyon. Hindi ko maintindihan kung bakit paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang mga nangyari sa isla. Tinupad din ni Diego ang pangako niyang aalis na siya ng mansyon pagbalik namin. Ayos ka lang ba? Tanong ni Eric. Ngumiti ako ng bahagya at tumango. Muli niya ako niyakap na mahigpit. Biyernes na ngayon at sa Lunes na ang kasal namin. Napabitaw ako sa kanya nang makita ko si Diego na pumasok sa mansyon. Anong ginagawa niya rito? Bakit? Ano nangyari? Tanong ni Eric pero hindi ko siya sinagot. Mabilis ako naglakad papunta kay Diego. Pero napatigil ako nang makita ang magandang babae. Nang makalapit ito sa kanya ay kumapit ito sa braso niya. Diego! Tawag ni Daddy. Pababa ng hagdan. Kinamusta nila ang isa't isa. Tignan mo ko, Diego. Sigaw ng isip ko. Pero ni isang saglit, hindi siya tumingin sa akin. Bagsak ang balikat ko. Mukhang nakahanap na siya ng bago. Naramdaman ko ang pagkakabay ni Eric sa akin. Ano ba nangyayari sa'yo? Simula nang bumalik ka, parang wala ka na sa sarili mo. May ginawa ba sa'yo si Diego? Tanong ni Eric. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya at bigla ko nakaramdam ng galit. Wala siyang ginawang masama sa akin. Bulong ko. Baka marinig ng iba na nagtatalo kami. Kumunutan noon ni Eric. Pero pilit siyang ngumiti at dahan-dahang inalis ang braso niya sa balikat ko. Mabuti pa. Mauna na ako. Pupunta na lang ako dito bukas.
Malamig niyang sabi at hinalikan ako sa pisngi. Tumango na lang ako. Nagpaalam siya kina Daddy at Diego. Para akong tanga na nakatayo, pinakikinggan ang usapan nila. Gusto ko rin malaman kung sino ang babaeng kasama ni Diego. Irene, kumusta ka na, iha? Tanong ni Daddy. Irene pala ang pangalan. Bigla itong tumingin sa akin at ngumiti. Inirapan ko lang siya at padabog na umakyat ng hagdan. Napatigil ako nang marinig ko ang boses ni Daddy. Rosalie, nakahanda na ang pagkain. Kumain ka muna. Sabi niya. Wala akong ganang kumain. Malamig kong tugon at patuloy na naglakad paakyat. Pagdating sa kwarto, inis kong ginulo ang buhok ko. Ano ba nangyayari sa akin? Puso, pwede bang kumalma ka lang? Inis kong sabi, sabay hampas ng mahina sa dibdib. Umupo ako sa sahig, niyakap ang mga tuhod at tahimik na umiyak. Kinabukasan, dumating muli si Diego sa mansyon kasama si Irene. Hindi ko mapigilan ang kabog ng dibdib ko nang makita ko silang magkasama. Pilit kong inayos ang sarili ko. Nasa dining room kami at tahimik na kumakain. Si Eric ay nasa tabi ko, pero hindi ko maiwasang panayang sulip kay Diego. Nakita ko kung paano siya ngumiti kay Irene, kung paano siya tumawa kasama ito. Para bang wala ng halaga ang pinagsamahan namin dalawa at ang nararamdaman niya para sa akin, para na akong istranghera sa buhay niya. Rosalie, kumain ka ng maayos. Malumanay na sabi ni Eric habang hinahawakan ng kamay ko. Tumango ako pero wala ako sa sarili. Hindi ako makapag-focus. Masakit makita na ang atensyon niya ay nasa iba na, kay Irene. Kamusta na ang mga plano para sa kasal niyo? Biglang tanong ni Daddy na pumukaw sa tensyon sa hapag. Ho, maayos naman po. Sagot ni Eric na nakangiti habang ako ay pilit nang umiti din. Pero sa loob-loob ko, parang nawawala ako sa sarili ko. Hindi ko maintindihan kung bakit ganito ang epekto ni Diego sa akin. Pagkatapos ng hapunan, tumayo si Diego at si Irene. Mabilis silang nagpaalam kay Daddy. Hinatid sila ni Eric palabas. Pero hindi ko mapigilang lumabas din para tignan sila. Nang paalis na ang sasakyan nila, nakita ko magkahawak kamay sina Diego at Irene. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang sakit na hindi ko inaasahan. Tumigil ako sa harap ng mansyon, nilamon ang emosyon ko. Hindi ko na alam kung tama pa bang ituloy ang kasal ko kay Eric dahil si Diego ay patuloy na sumasagi sa isip ko. Pagpasok ko ng mansyon, nakita ko nakatayo si Eric sa pintuan. Tila hinihintay ako. Tahimik siyang nakatingin at halata sa mga mata niya ang tanong na hindi niya masabi. Rosalie. Mahinahon niyang sabi. Ano ba nangyayari sa'yo? Napabuntong hininga ako. Hindi ko alam ang sasabihin. Gusto kong sabihin na okay lang ako, pero hindi ko maibuka ang labi ko. Gulo ang isip ko at si Diego pa rin ang laman ng utak ko. Eric? Nagsimula akong magsalita, pero nawala ang boses ko. Hinawakan niya ang kamay ko at pinipilit akong magsalita, pero hindi ko alam ang isasagot sa sarili kong mga tanong. Pakiusap, sabihin mo kung may problema. Malumanay niyang sabi. Ayoko nakikita kang ganito. Hindi kita pababayaan, Rosalie. Nakatitig ako sa kanya. Mabait si Eric. Siya ang tipo ng lalaki na dapat pinahahalagahan. Pero bakit parang tumatanggi ang puso ko? Bakit sa tuwing nakikita ko si Diego, para akong nasusunog sa damdamin ko? Tahimik akong umatras at binitawan ng kamay ni Eric at tumalikod. Mabilis akong umakyat sa kwarto, malayo kay Eric. Pagdating ko sa kwarto, bumagsak ako sa kama at muling umiyak. Bakit ganito? Bakit kahit anong pilit kong kalimutan si Diego, siya pa rin ang tumatakbo sa isip ko? Sinuntok ko ang unan, humiga at pilit na pinipigilan ng luha. Kailangan kong kumalma, kailangan kong magdesisyon. Pero paano kung ang puso ko ay naguguluhan at hindi alam kung sino ang dapat piliin? Ilang oras akong tulala hanggang sa marinig ko ang pagkatok sa pinto. Rosalie, pwede ba tayong mag-usap? Si Eric, hindi ko kayang harapin siya. Huwag muna ngayon, Eric. Gusto ko lang mapag-isa. Mahina akong sabi, pero dama ko ang lungkot sa boses ko. Naiwan ako mag-isa, kasama ang mga damdamin na patuloy akong hinahatak pababa. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa nalalapit naming kasal. Kinabukasan, bumalik si Diego sa mansyon, pero sa pagkakataong ito, wala si Irene. Nagulat ako na makita ko siya mag-isa. Nakaupo sa hardin, tila malalim ang iniisip.
Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas ng loob para lapitan siya. Diego? Tawag ko. Hindi niya ako agad tinignan. Ngunit hindi ako nagpatinag. Pwede ba tayong mag-usap? Dahan-dahan siya tumingin sa akin at malamig ang kanyang mga mata. Pero naroon pa rin na lungkot na matagal ko nang napapansin. Anong gusto mong pag-usapan natin, Rosalie? Malamig na tanong niya. Halos hindi ko makilala ang boses niya. Wala na ang dating Diego na kilala ko. Yung Diego na may lambing at init sa kanyang mga salita. Huminga ako ng malalim. Pinipigilan ng kaba na kanina pa bumabalot sa akin. Si Irene, girlfriend mo ba siya? Diretso kong tanong, hindi ko na kaya ang sakit nang hindi alam ang totoo. Nakita ko ang bahagyang pag-igting ng kanyang panga. Pero agad din niyang pinakalma ang sarili. Tumayo siya at tumingin sa akin. Seryoso ang kanyang mga mata. Oo. Malamig na sagot niya. Walang alinlangan. Parang may kung anong bumagsak sa dibdib ko. Gusto kong itanong kung bakit. Gusto kong malaman kung paano at kailan. Pero nanatili akong tahimik. Nilalamon ng sakit. Okay. Mahina akong sabi. Pilit na tinatago ang panginginig ng aking boses. Hindi ako dapat magpakita ng kahinaan sa harap niya. Pero parang nadurog ang puso ko sa isang sagot na yon. Nilingon ako ni Diego. Pero wala akong nakitang pagbabago sa ekspresyon niya. Wala akong nababasa sa mukha niya. Para bang isang pader ang itinayo niya sa pagitan namin dalawa at wala na akong paraan para makalapit pa sa kanya. Bakit mo pala tinatanong, Rosalie? Diretsong sabi niya. Hindi ko alam. Umiling ako. Siguro, gusto ko lang marinig mula sa iyo ang totoo. Ang bilis mo kasing kalimutan ng nararamdaman mo para sa akin. Malungkot kong sabi. Tumalikod siya. At ang mga sumunod niyang sinabi ay mas lalong nagpalalim sa sugat na iniwan niya sa akin. Hindi mo naman masuklian ang nararamdaman ko, di ba? Mas mabuti pang humanap ng iba. Hindi na ako nakasagot. Hinayaan ko na lang siya maglakad palayo. At nang sa wakas ay nawala na siya sa paningin ko, doon ko lang naramdaman ang mga luha na kanina ko pa pinipigilan. Kasalanan ko naman. Bulong ko. Pinunasan ko ang mga luha ko at bumalik sa kwarto. Buong maghapon ako nagkulong doon. Kung ang lahat ay excited bukas para sa kasal, ako hindi. Natulog ako nadala ang bigat na nararamdaman ko. Nang magising ako kinaumagahan ay napansin din ang makeup artist ang nakabusangot kong mukha. Paano ako hindi malulungkot kung dito na matatapos ang lahat? Kahit sa pagsakay sa bridal car ay nakatulala lang ako. Mga ilang oras pa ay narating na namin ang simbahan. Bumaba na ako at nagsimulang maglakad. Habang naglalakad ako papalapit sa altar, parang lahat ng ingay sa paligid ay naglaho. Ang mga bulaklak, ang mga tao at maging si Eric na naghihintay sa harapan, lahat ay nagiging malabo. Ang tanging malinaw sa akin ay ang tibok ng puso kong tila binabalot ng sakit. Parang may isang malaking bagay na nagbabadya na hindi ko kayang takasan. Si Eric na lagi nariyan para sa akin. Si Eric na mahal ako at handang gawin ang lahat para sa aming dalawa. Pero habang lumalapit ako sa kanya, isang pangalan ang paulit-ulit na bumabalik sa isip ko. Si Diego. Bakit si Diego? Bakit sa mismong araw ng kasal ko kay Eric, siya ang laman ng isip ko? Hindi dapat ganito. Kailangan kong kalimutan ng lahat. Sa araw na dapat maging masaya ako, naroon pa rin ang pangalan niya sa puso ko. Tumigil ako sa harap ni Eric. Nakita ko ang saya sa mga mata niya. Pero para sa akin, lahat ng ito ay mali. Hindi ko siya kayang lokohin. Hindi ko kayang ipagpatuloy ang kasalang ito kung may ibang pangalan na sinisigaw ang puso ko. Huminga ako ng malalim. Pilit na hinahanap ang tamang mga salita. Alam kong masasaktan ko siya. Alam kong bibiguin ko ang lahat. Pero kung hindi ko gagawin to, mas masasaktan ako. Mas masasaktan kaming lahat. Sorry, Eric. Bulong ko, ngunit alam ko narinig niya. Kitang-kita ko ang gulat at sakit na dumaan sa kanyang mukha. Hindi ako makatingin ng diretso sa kanya. Hindi ko kayang makita ang sakit na dulot ng desisyon kong to. Nilingon ko si Diego. Nakita ko siyang nasa likuran. Tila walang pakialam pero alam kong alam niya ang nangyayari. Tila may pader sa pagitan namin. Isang pader na ako lang ang may pakialam ba sa akin. Lumapit ako sa kanya. Hindi ko alam kung saan ko hinugot ang lakas ng loob. Nang nasa harapan ko na siya, wala akong sinabi kundi ang simpleng mga salitang yon. Itakas mo ako, Diego. Sabay lahat ng palad ko sa kanya.
Nakita kong tila nagulat siya, pero hindi siya kumibo. Hindi ko na kaya ang katahimikang yun. Hinawakan ko ang kamay niya. Marahan, ngunit may determinasyon. Hindi ako pwede magkamali ulit. Takbo tayo, Diego. Bulong ko, halos hindi ko marinig ang sarili kong boses. Sa wakas, naramdaman kong hinigpitan niya ang hawak sa kamay ko. Naglaho lahat ng alinlangan sa akin nang maramdaman ko ang kanyang pagkapit. At sa susunod na segundo, sabay kaming tumakbo palabas ng simbahan. Hindi ko ininda ang mga bulungan o mga tingin ng mga tao. Ang tanging mahalaga ay ang pagtakbo namin ni Diego. Ngayon, alam ko na. Hindi si Eric ang laman ng puso ko. Matagal ko nang alam kung sino. Si Diego. Sumukay kami sa taxi. Walang gustong umimik sa aming dalawa. Pinisil niya ang palad ko. Napalingon ako sa kanya. Ramdam ko ang init na magkabilang pisngi ko. Diego, saan tayo pupunta? Nahihiya akong tanong. Lumingon siya sa akin at ngumiti. Sa kaharian natin, mahal na rin ah. Nakangiti niyang sabi. Ngumiti ako sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Ang tinutukoy niya palang palasyo, ang isla na naging sakse para maitama ang puso kong nalilito noon pa man. Pagbalik namin sa isla, tila bumalik lahat ng alaala. Ang dagat, ang hangin, ang bawat sulok ng lugar na minsan naging sakse sa aming pagkalapit. Ngayon, mas maliwanag na sa akin ang lahat. Ang nararamdaman ko para kay Eric ay isang pagkakulong sa ideya ng pagiging komportable. Pero hindi yun pag-ibig. Si Diego, siya ang tanging nagpapabilis ng tibok ng puso ko. At ngayon, handa akong harapin yon. Naglakad kami ni Diego sa baybayin, tahimik ang paligid. Hinawakan ko ang kamay niya at napatingin siya sa akin. Diego, mahina akong bulong. Mahal kita noon pa man. Hindi ko lang inamin sa sarili ko. Nalito ako sa nararamdaman ko para kay Eric. Pero ngayon alam ko na, ikaw ang mahal ko. Sandaling natigilan si Diego, tila nagulat, pero nakita ko aningning sa kanyang mga mata. Rosalie, bulong niya. Bago niya ako hinila palapit at niyakap na mahigpit. Dahan-dahan siyang lumayo sa akin. Napapikit ako nang maramdaman ang matamis at marahan niyang halik sa labi ko. Para akong teenager na biglang kinilig. Ramdam ko ang pagpipigil ni Diego. Handa na akong ibigay ang sarili ko. Nang araw na yon ay binigay ko ng buong-buo ang sarili ko kay Diego. Pinsan niya pala si Irene. Pinaselos niya lang naman pala ako at gumana naman. Dalawang araw lang kami sa isla at bumalik na rin kami sa mansyon. Magkahawak ang kamay namin dalawa nang pumasok sa mansyon. Nang makita kami ni Daddy, ngumiti ito sa akin at kay Diego. Walang galit o pagkabahala sa kanyang muka. Lumapit ito sa amin. Matagal ko nang alam na may pagtingin ka sa anak ko, Diego. Sabi ni Daddy, sabay tingin sa akin. At ikaw, Rosalie, iba nakikita ko sa mga mata mo kapag si Diego ang kaharap mo. Alam kong pag-ibig yon. Nagulat ako sa sinabi ni Daddy. Ngunit bago pa ako makapagsalita, itinuloy niya ang kanyang sasabihin. At mukhang nakatadhana talaga na napadpad kayo sa isla. Tama lang ang desisyon mo, anak, na tumakbo sa kasal dahil matagal ka na palang niloloko ni Eric. Simula nang mawala ka, nagkaroon siya ng affair sa kaibigan mo, na si Catherine. Naglanta dito pagkatapos niyang tumakbo ni Diego sa simbahan. Inamin ni Catherine na nagdadalang tao na siya. Hindi ko inaasahan ang revelasyon na yon. Ngunit sa halip na sakit ang nararamdaman ko ay ginhawa. Tama ang naging desisyon ko. Ngayon, naniniwala na ako sa destiny. Ngumiti ako kay Daddy at pagkatapos ay kay Diego. Salamat, Dad. Bulong ko. Ramdam ko ang kalayaan at saya sa aking puso. Pagkatapos ng ilang buwang paghahanda, sa wakas, ikinasal din kami ni Diego sa isang simple ngunit napakagandang seremonya. Nasa harap ako ng altar. Hawak ni Diego ang aking mga kamay at naroon ang mga mahal namin sa buhay. Lahat ay sakse sa aming pagmamahalan. Sa wakas, sa harap ng lahat, sinumpaan namin ang aming mga pangako. Na magsalita si Diego, hindi ko mapigilan ang pagpatak ng luha ko. Ikaw lang ang babaeng gusto kong makasama habang buhay, Rosalie. Bulong niya. Matapos ang seremonya, diretso kami sa aming honeymoon. Napag-usapan din namin ni Diego na gumawa ng bahay sa isla dahil maraming memories doon. Lumipas ang ilang taon ay binayayaan kami ng anak. Tatlong babae at isang lalaki ang pinagbubuntis ko ngayon. Natatawa na lang ako pag nakikita ko si Diego dahil alam kong stress na siya na pakinggan ang kaartihan ng mga prinsesa namin. Lumapit ito sa akin at niyakap ako.
Nagmana sa'yo ang mga prinsesa natin. Palagi akong iniirapan pag may ginagawa akong mali. Sumbong nito. Inabot ko ang buhok niya sa ulo at masuyong hinaplos yon. Siyempre, sa akin magmamana dahil maganda ako, Diego. At maarte. Dugtong niya, muli akong tumawa. Sumandal ako sa dibdib niya at niyakap niya naman ako. Mahal na mahal kita, Diego. Nakangiti kong sabi. Mahal na mahal din kita, Rosalie, kahit maarte ka pa at mahilig ka na sa kamote. Mahina ako siyang hinampas dahil sa sinabi niya. Tama siya, naging mahilig na ako sa kamote. Hindi lang ako, ganun din ang mga anak naming mga babae. Maarte man ako sa paningin ni Diego ay mahal niya naman ako at mahal na mahal ko din siya. Mali pala ang paniniwala ko na ang dapat ang mayaman ay dapat mayaman din ang mapapangasawa. Hindi pala ganon. Hindi pala basehan ang estado ng buhay. Ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa yaman o estado. Ang tunay na pagmamahal ay nagmumula sa pagtanggap sa isa't isa, sa lahat ng kahinaan at kakulangan. Si Diego, sa kabila ng pagiging simpleng tao, ang nagbigay sa akin ng tunay na kaligayahan. Ngayon, mayroon kaming pamilyang puno ng pagmamahalan at kaligayahan. Sa bawat araw na kasama ko si Diego at ang aming mga anak, natutunan ko ang isang mahalagang aral. Ang kaligayahan ay hindi material na bagay, kundi sa mga taong mahal mo at nagmamahal sa iyo ng totoo. Habang nakatayo kami ni Diego sa tabing dagat, yakap-yakap ang aming mga anak. Alam kong tama ang desisyon ko. Ang isla, na minsan naging saksi sa aming paggalito, ngayon ay isang simbolo ng pagmamahalan at tamang desisyon. Ang aral na dala ng aming kwento ay simple. Ang pag-ibig ay hindi nakasalalay sa kung anong meron ka, kundi sa kung sino ang kasama mo sa paglalakbay. At sa huli, ang puso ang tunay na may alam kung saan ito nararapat.